now, nag-importation permit pa kung kailan harvest time. Akala ko ba, the battle cry was to protect the local farmers. And then now, there's importation. Just when there's harvest time, and syempre may ipit sa presyuhan na naman ang mga magsasaka. Hindi na alam ni Pati Bao kung anong hinihingi niya. Sagutin natin, let's do this. So, ang battle cry daw is to protect the farmers. Pero Pati Bao, di ba ikaw din to? Inaloka naman ako sa'yo, malamang pesos na yan. Yung sa Amsterdam, 298 euros. Mura na rin yun. Na ang dati, nung wala tayong issue sa sibuyas, ikaw yung isa sa mga tao na invested sa pagre-reklamo sa presyo ng sibuyas. Di ba Pati Bao, ikaw yung hindi makapaghintay sa harvest time at talagang reklamo ng reklamo na kailangan pababain na yung presyo ng sibuyas? Kung naiintindihan mo sana yung hinihingi mo, edi sana hindi tayo mag-i-import. Ikaw yung isa sa mga tao na mahilig magreklamo sa presyo ng sibuyas pero ayaw mo din mag-import? Kaya kami nagtitiis at nag-a-adjust sa presyo ng sibuyas kasi ang battle cry namin is to protect the farmers. Kaya kami hindi nagre-reklamo masyado kasi gusto naming protektahan ang mga farmers natin. At sabihin sa gobyerno na okay lang na hindi muna kayo mag-import para sa mga farmers natin. Eh ang problema, reklamo kayo ng reklamo. At ngayon na napakinggan kayo ng gobyerno at pinapababa ng gobyerno naturally ang presyo ng sibuyas through importation, magre-reklamo ka na naman na naiipit ang mga farmers natin? Ano ba talaga Pati ang gusto mo? Gusto mo dati na bumaba instantly yung presyo ng sibuyas? Pero ngayon nagre-reklamo ka na ginagawan to ng paraan ng gobyerno? Sa bawat desisyon ng gobyerno, may isang nag-a-adjust. It's either kayo para sa farmers o ang mga farmers para sa inyo. Titiisin natin ang taas ng presyo para sa mga farmers o titiisin ng mga farmers ang importation para bumaba ang presyo para sa consumers. Tanggapin nyo man sa hindi, ang issue dito ay mga traders at mga cartel sa agrikultura. Ang issue na to ay dekada ng lumalala at pinoproblema ng Pilipinas. Gusto yung solusyonan ng administrasyon na to na 6 months pa lang? Even sa panahon ni Duterte ay iniimbestigahan na to pero hindi nila mahanap-hanap ang solusyon. Hindi dahil weak leader si Duterte kundi dahil mahirap ang sitwasyon na to. Kaya ingat-ingat sa pagre-reklamo kasi baka yung solusyon ay makakapahirap sa ibang tao. Baka hindi mo alam yung solusyon ay ayaw mo.